pinag-usapan ang rivalry sa context ng Philippine basketball, lalo na sa PBA. Sino ba naman ang makakalimot sa kupula ng Toyota at Crispa? Sila po yung brother tandem. Gano'n ka tayo yung maglaro yung kapatid mo? Sunod kay Danny Florenzo. Si Danny nagkakape, siya nagsasahing sa ere. Natutuwa ko sa edad kong ito ay ganito pa rin ang katawan ko dahil wala akong makain. Masahista ng Toyota! Pag gusto nyo magpamasahe, pagwardya kayo kay Reano o kaya siya yung gwardya nyo. Kasi lahat ng anak ulitin mo. Pre, wala na tayo sa basketball court. Pero ito ho, isa sa mga original big man natin ha. Mga gentleman ng game. Jump shot. Bigla ka ako, jump shot. Yan ang unang bumula ka sa akin. Yung banda. Ano yung pinag-aaralan mo yun? Kasi pagka yung mga bata ngayon, akala nila display lang yung banda. Hindi ba may pakinabang yun? Oo, malaking pakinabang yun. High school pa lang ako sa Makuha. Yun na yung pinapractice ko yung banda. Working ko sa PBA, lalo kong pinapractice kasi may mga input sila. Ako po yung pinakamabait na player. Sa kabaitan mo po, ayaw ako supportalin nila. Maraming salamat sa mga Crispa players, mga bitter rival ngayon are better friends. Masaya ako na kasama ko kayo ulit after 50 years na yata. Thank you very much sa pagdalong ng Crispa. So this is probably the start of the reunion. Boss Dante, maraming salamat sa pag-imbita. Magkakaroon din kami at kami naman ang mag-iimbita. Maraming salamat po kay Patrick Polo, kay King Philip, kay Freddy Ovalde sa pagdating mo dito. Kami po ay natutuwa at nagagalak dito sa gabi nito. Ano daw kahalagahan nito ang Crispa Toyota? Ang sabi ko po, sila po ang nasimula ng PBA. Kung wala po kayo, wala po ang PBA. Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya maraming salamat. Susuporta po ang PBA. Kahit ang proyekto ng Crispa Toyota o kahit anong mga PBA legends po natin. Ano siya po yung rivalry eh. May po ay panahon ng pagkakaibigan. Guys, sobrang saya nang naganap sa reunion ng Crispa and Toyota players. That just goes to show that rivalry inside the court ay pwede din maging magkakaibigan outside the court. Kaya naman, this is Marie Domingo of ABS-CBN Sports.